Sir, may venue po kayo ng proper chopping? God bless po at maraming salamat. Yan po ang tanong ni Kasusyong C4 Bravo. Bago ang lahat, welcome sa ating YouTube channel, Liu Chat. Bale, ang ginagawa po natin is kailangan natin palabasin yung 0.6 hanggang 0.75 mga Kasusyong. Titirahin natin yung sa may bandang likod, mayroon dyang parang ano, malalim. Pitikan lang natin na konti, tapos silain natin. So, ganyan lang ang first step. Ah, napaka-importante ng balat mga kasusyo, kaya hindi basta-bastang diretso yan na hilain natin. Dapat, kailangan talaga ay mahati yan ng maayos. Kasi yung balat mga kasusyo, doon yung, ano, yung cutting natin, doon yung didikit, yun yung magbibigay ng crispy. Kaya kailangan maingat tayo sa balat mga kasusyo. Yung mga video nakikita ko, ano, may mga chop sila na ano, 11 pieces lang. Pero sa atin mga kasusyo, mapakita ko sa inyo, papalabasin natin yung 14 hanggang 16 pieces. Hanggat maaari, kailangan natin umabot ng 16 mga kasusyo. So, yung bandang hita, yung tatlong hiwa yun mga kasusyo, kasama yung sa, yung malaki. Tapos, tinanggalan lang natin ng taba. Tapos sa pakpak naman mga kasusyo, yung bandang dulo, kailangan nating tanggalin yan. Bakit? Kasi malansa yan. Kailangan talaga nating tanggalin. Ako, yun talaga advice ko sa inyo, talo na sa mga baguhan. Kailangan nyo talagang tanggalin yun para walang masilip yung mga customer natin. So, sa backbone tayo. Baybayin lang natin yung gilid mga kasusyo, madali lang yan. Hindi kasi ito basa-basang hila lang tayo ng hila. Kung palingki lang sana itong ano natin, madali lang. Kung pampalingki. Pero kailangan kasi natin mahati siya na maayos eh. Kasama yung balat. Tapos yung bandang breast, hanggang likod sa ano yun mga kasusyo, bandang puwet. Papalabasin natin yung tatlo dyan. Sayang kasi kung gawin lang natin na dalawa. Malalaki pa rin naman yan ang resulta niyan. Yung proper kasi na pag-chop mga kasusyo, hindi yan basta ka lang itak ng itak dyan. Yung mga joints na mga kasusyo, bandang hita, bandang pakpak, yun kailangan mo lang baybayin yun. Pansin nyo, walang ka effort, hindi mo lang ako ano, nahirapan. Wala kayong narinig ng mga sounds na kalampagan, di ba? Yung tulad ng iba makapansin ng mga kasusyo, di ba? Durog-durog na yung manok. Yung atin, napakatahimik lang. Smooth lang. Ganun talaga dapat mga kasusyo. Kumbaga, sa tsapa lang, dapat malinis yung pagka-tsap mo. Ang bintahan nga pala nito mga kasusyo is 30, yung tsap na yan. Yung medyo maliit mga kasusyo, mga backbone yan, binibigay natin yan ng 25 na lang. Bali, 25 times 60 na tsap natin mga kasusyo. Kumita ka doon, halos doble na kasi ang lumabas doon na benta mga kasusyo. Maliban doon kasi yung timbang na nasa 1.1, tinanggal natin yung liig mga kasusyo. Kasi pangkain na lang yun, saka nakakahiya ibenta yun. Kaya yung 1.1 na yun, pag tinanggal natin yung liig, mababawasan pa yun, papatak na lang yun ng 1 kilo at point something. Pero napalabas natin yung 16 pieces mga kasusyo. Yung hita mga kasusyo, hiwaan nyo lang siya ng konti. Dapat umabot siya ng buto. At take note, dapat hindi mo matamaan yung balat. Kasi napaka-importante po yung balat sa cutting natin. Yan kasi magbibigay ng crispiness mga kasusyo. So yung mga kasunod na steps mga kasusyo, yung brine, marination, cutting. May mga vlog na tayo dun mga kasusyo. Ha? Sundan nyo na lang yung ating ano, video. At check natin. So yun, napalabas natin yung tamang timbang. 0.65.
Please like, share, and subscribe.